Samantala, narito po ang News TV Quick Response Team sa Sitio San Roque dito sa Quezon City kung saan nagpapatuloy ang ikalawang araw ng demolisyon sa mga kabahayan sa kabaan ng Agham Road. At itong isang kilometrong stretch na ito ay tatamaan ng road widening project ng DPWH. Doon sa may papuntang North Avenue ay hindi pa naabot ng demolisyon, pero sa ikalawang araw ng pag-iba dito sa mga bahay ay hindi na lumaban pa ang mga residente katulad nung nangyari kahapon. Pero hindi rin na iwasan ng marami ang maging emosyonal, lalo pat nakita nila kung paano nawasak ang kanilang mga tahanan. Narito report ni Jay Sabalo. Ang mga residente nawala ng tirahan. Naiyak na lamang habang pinapanood na gibain ang kanilang tirahan. Kabilang na ang ginang na isinugod ang anak na sanggol sa ospital kahapon matapos madamay sa pag-tear gas ng mga pulis. Widening lang daw po, widening. Hmm. Yung dito, hanggang dito na po sa looban, ginawa na po nila eh. Hmm. Hindi po kami nakapaghanda. Hmm. Hindi man lang kami binigyan ng kahit ilang araw makapaghanap man lang ng malilipatan. Okay. City Hall, 11.3, hindi po kami tumututol. Bakit ngayon po ang pinaggugulat po namin? For demolition, hindi for demolition, massacre demolition na po to ang ginawa sa amin. Ito yung parte ng Sitio San Roque na malapit sa parte ng Quezon Boulevard. Kung makikita ninyo sa aking paligid, tuloy-tuloy na yung ginagawa nilang demolition ngayon. Yung mga nakatira dito, wala nang magawa kundi manood na lamang tulad ng mga batang ito. Umiiyak na lamang sila habang pinapalod na sinisira ang kanilang tirahan. Si Aling Estrelita Bagasbas, hindi rin kinaya ang nakita. Napahiga na lamang ito sa sahig at kinailangan ilayo ng mga kaanak. Nagulat naman ang ilang pulis sa kanilang nakita sa isang bahay doon. Mga hindi pa gamit na Molotov bombs, gasolina at bato na ginagamit daw sa paggawa ng pillbox ang kanilang nakita. Hindi naman nilayuan ng mga riot police ang mga nagde-demolish. Katunayan, naka-formation pa nga ang mga ito habang binabantayan ang ginagawang demolisyon. Jay Sabale, GMA News.